Magandang buhay mga kaibigan! Ating tungtunghayan ang part 40 ng aking kwento na pinamagatang One Night with a Bachelor. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, ganun na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Halos hindi na huminga lahat nang makita nila ang pagpikit ni Cassandra at ang unti-unti niyang pagkakalaglag sa mataas na building na iyon. Parang tumigil ang mundo dahil doon. Lahat ay kinakabahan ng dahil na rin sa mga nangyayari. Hindi malaman ang gagawin kung sisigaw ba ang pangalan ng babae o tatakbo para hablutin ito. Ngunit hindi kay Tyrone. Naging mabilis ang pagkilos ni Tyrone at agad na nakaakyat sa railings at inablot ang kamay ni Cassandra na naging sanhi upang hindi ito tuluyan malaglag. Help me! Sigaw ni Tyrone nang halos isang segundo lang ay hawak na niya ang kamay ni Cassandra upang di ito tuluyan malaglag at naging mabilis din ang kilos ni Tapaeng. Para agad na tumulong kay Tyrone at hinila sila upang hindi tuluyang maglaglag sa building na iyon. Samantalang sa ibaba naman ay napahinto ang lahat sa kanika nilang ginagawa dahil merong sumigaw. Yung babae mahuhulog! Sigaw na sabi ng isang lalaki na siyang ikinalingon ng mga tao sa itaas. Hanggang sa halos na ng tao ay napahinto sa kanika nilang ginagawa at napatingin na rin sa itaas. Merong mga tumawag ng tulong para kay Cassandra. Ngunit ang mga ito ay halos tumili na rin dahil sa takot na makita nilang malalaglag na ang babae sa itaas. Pero naging mabilis ang pangyayari at nakahinga sila na maayos na makitang nawala na ito doon. At ligtas na naipanhik, papunta sa mas safe na lugar. Wife! Cassandra! Tawag ni Tyrone dito at tinapik-tapik pa nito ang pisngi ng dalaga. Hindi magkandamayaw ang iyak nito katulad ng iba. Agad na lumapit ang mga ito kay Cassandra pati na rin ng kambal. Mommy! Mommy! Tawag nila dito at ang mga buntis naman ay nakatayo lamang at umiiyak habang nakatingin kay Cassandra. In shock pa rin sila sa mga nangyari. Get out of the way! Give pulse on her hand! Napatingin sila na nagsalita ang tita ni Tyrone. Naisaayos na niya ang mama ni Cassandra. At ngayon nga, ay binabantayan na magulang ni Tyrone sa kwarto nito ang mama ni Cassandra. Pagkalapit niya dito ay hinawakan agad nito ang pulsuhan ni Cassandra na may dugo pa rin na umaagos hanggang ngayon. Tita! Tulungan mo si Cassandra! Sabi ni Tyrone dito na ikinatingin sa kanya nito. Dalhin na natin siya sa kwarto niya! Buhatin mo na siya, Tyrone! Sabi ng tita niya na ikinatangon ni Tyrone at binuhat ito habang hawak pa din ng tita niya ang pulsuhan nito na may sugat para kahit papaano ay mapigilan ang pagdurugo nito. Dahil alam niya na kaya hinimatay ang dalaga dahil sa maraming dugo na ang nawala dito. Nakasunod naman ang lahat sa kanila at mabilis na nakarating sa kwarto. Lumabas na kayo! Kami nang bahala! Sabi nito at isinara ang pintuan. Naiwan na umiiyak ang mga ito na agad na lumapit si Tyrone sa kambal at niyakap ang dalawa. Daddy, sorry po kung umiiyak kami.
Sabi ni Alice na ikinailing ni Tyrone. No, it's okay, babies. Look at Daddy. I cried too, because I can't take seeing your mom on that kind of situation. I'm so scared. Sabi ni Tyrone at muli na naman siyang napaiyak. Niyakap naman siya ng kambal dahil doon at dinamayan ang ama nila. Sorry, babies. Ako dapat ang dumadamay sa inyo. Tapos ako pa tong umiiyak ng umiiyak. It's okay, Daddy. Alam naman nating lahat na magiging maayos na si Mami. Pagsubok lang to sa atin. Sabi ni Allison na ikinagulo na naman ni Tyrone sa buhok nito. Naisip niya na napakaswerte niya talaga sa mga anak niya. Dahil naiintindihan nila ang lahat ng bagay na kung tutuusin isa mga edad nila ay dapat naglalaro pa lamang. Hindi naman nila ginusto na biging ganun ng kambal. Gusto nila na magkaroon din ito ng simpleng pamumuhay. Bilang bata, ang iisipin lamang ay ang paglalaro at pag-aaral. Pero hindi eh. Ganun na sadyang kambal. Dahil naman nila ito sa mga magulang nila. Honey, stop crying. Sabi ni Paeng kay Eli. Dahil kanina pa itong umiiyak. Paano ako titigil kung alam kong nasa panganib pa rin ang buhay ni Cass? Sabi nito sa asawa niya. Babe, paano na si Cass? Hindi naman siya mawawala sa atin, diba? Sabi ni Callie kay Calvin na ikinailing naman ito. Don't say that, okay? Kilala natin si Cass. Noon pa man at alam natin na matatag yun. Kaya lalaban siya para hindi niya tayo iwan. Sabi ni Calvin dito. Nakita ni Tyrone ang sitwasyon ng kanyang mga kasama. At nagsisiiyakan na rin ang mga ito. Lalo na ang mga babae. Kaya nag-aalala na naman siya para sa mga baby na nasa tiyan nito. Kaya agad na tumayo si Tyrone at hinarapan lahat. Alam ko na kinakabahan tayong lahat. Pero ang kailangan nating gawin ngayon ay magtiwala kay Cassandra. Alam kong hindi niya hahayaan na iwan tayo sa ganoong paraan. Sabi ni Tyrone sa kanila na seryoso na ngayon. Kailangan niyang tatagan ng loob niya para makita nilang merong pag-asa. Para tatagan din nila ang kanilang mga loob. Tyrone! Nasaan si Cass? Napatingin sila sa nagsalita. At doon ay nakita nilang humahangos na tumatakbo papunta sa kanila ang mga magulang ni Tyrone. Agad na yumakap ang mama niya sa kanya habang ang papa naman niya ay nilapitan ng kambal. Ma, nasa loob na po si Cassandra at ginagamot na ni tita. Sabi ni Tyrone dito na ikinahinga naman ng malalim ng mama niya. Mabuti naman kung ganun. Nag-alala kami sa kanya ng sobra. Sabi nito sa kanya. Ang mama po ni Cassandra? Tanong ni Tyrone dito na siyang ikinaalala din ng iba sa ina ni Cassandra. Nawala kasi sa isipan nila yon. Dahil na rin sa mga nangyari kay Cassandra. Oo nga po tita, kamusta na po siya? Sabi pa ni Callie dito. Maayos na ang pakiramdam niya, pero hindi pa rin siya nagigising. Kaya pumunta muna kami dito para makibalita. Sabi ng papa ni Tyrone na tumayo na din pagkatapos niyang kausapin ng kambal. Grandpa! We want to go to Lola. Sabi ni Alice na ikinatingin nila dito. At tumingin muna ang papa ni Tyrone sa kanya.
It's okay, Papa. Sasama din po ako. Babadlik na lang ako dito mamaya. Sabi ni Tyrone at naglakad na sila papunta sa kwarto ng mama ni Cassandra. Nakita nila na nakahiga ito at wala pa ring malay. Pumunta ang kambal sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. Lola, gumising ka na po. Ligtas na po si Mami. Sabi ni Alice dito habang ang iba naman ay nakatingin lang din sa kanila. Nag-aalala sila sa mag-ina dahil pareho silang napahamak ng araw na iyon. Pero mas malala ang kay Cassandra. Hindi na rin nagtagal si Tyrone sa loob ng kwarto ng mama ni Cassandra. At mga ilang minuto lang ang lumipas ay lumabas na si Tyrone at nagpaalam sa kanila. Ma, lalabas na po ako. Kayo na munang bahala sa kambal. Sabi ni Tyrone sa mama niya at tumangulang ito sa kanya. Pagkalabas ni Tyrone ay dumiretso agad siya sa tapat ng kwarto ni Cassandra. At 20 minutes lang mula na makalabas siya ay siyang saktong paglabas ng tita niya. Tita, kamusta po si Cassandra? Tanong agad ni Tyrone dito dahil nabuhayan siya na makitang lumabas na ito sa kwarto ni Cassandra. Tinanggal muna ng tita niya ang mask nito bago siya sumagot kay Tyrone. Tyrone, hindi ko na kayang makitang ganyan si Cass. Malungkot na sabi ng tita niya na ikinatangu ni Tyrone. Tita, ako din. Yung makita ko siyang halos tumalo na kanina. Hindi ako makukurap dahil naiisip ko na kapag kumurap ako ay baka mamaya nalaglag na siya. Kahit na anong kalma ko kanina ay hindi ko magawa. Kaya please tita, gawin niyo lahat para gumaling siya. Mahabang sabi ni Tyrone dito. Katulad ng sabi ko sa iyo kahapon, Tyrone, na kapag may masama pang mangyari, ay kailangan na niyang matutukan sa pagpapagamot niya. Iiwan niyo siya dito para ang focus niya lang ay ang pagpapagaling. Huwag na huwag niyo muna siyang bibisitahin hanggat hindi ko sinasabi. Napakurap naman si Tyrone dahil sa sinabi ng tita niya. Nang mawala nga lang si Cassandra ay baliw na siya. Kakahanap dito dahil hindi siya sanay na wala ito sa tabi niya. E paano pa kaya kung alam niya kung nasan ito pero hindi naman niya magawang makita ito? Ilang linggo po ba tatagal ang therapy? Tanong niya dito. Maaaring isang buwan nang abutin. 1 month? Gulat na sabi ni Tyrone dito na ikinatango ng tita niya. Iisipin pa lamang ni Tyrone na hindi niya makikita ang dalaga ng isang buwan ay parang hindi niya kakayanin. Tyrone, para ito sa kailaligtas ni Cassandra. Gusto mo ba na susunod ay hindi na talaga siya makaligtas? Natahimik si Tyrone dahil sa sinabi ng tita niya. Hindi niya kakayanin, pero kailangan niyang kayanin para sa ikagagaling ng babaeng mahal niya. Fine, ako na ang bahalang magsabi sa kanila. Balungkot na sabi ni Tyrone dito na ikinabuntong hininga naman ng tita niya at hinawakan ng kamay ni Tyrone. Tyrone? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na hindi na mauulit ang ginawa ni Cass. Kapag gumaling na siya, babalik na ulit kayo sa dati. Nakangiting sabi ng tita niya sa kanya. Napaisip naman si Tyrone dahil sa sinabi ng tita niya. Hanggang sa bumalik ang alaala niyang kasama si Cassandra nung maayos pa sila magkakasama.
Tumingin siya ng seryoso sa tita niya. "Okay, tita. Thank you for everything. Kung wala ka dito, hindi ko alam ang gagawin ko." Sa sinabi ni Tyrone ay mas lalong napangiti ang tita niya. "Sus! Wala yun! Siyempre, ikaw paborito kong pamangkin eh. Pwede ka na pumasok sa loob. Mamaya, magigising na din si Cass." Umalis na ang tita ni Tyrone at huminga muna siya na malalim bago pumasok sa loob. Walang ibang tao doon bukod sa kanilang dalawa. Maririnig mo lang sa loob ang tahimik na silid na iyon at ang tunog ng makina sa tabi ni Cassandra. Lumapit siya dito at tinawakan ang kamay ni Cassandra. "Bakit kailangan mo pang sugatan sarili mo, wife? Pinag-alala mo ko." Sabi ni Tyrone habang nakatingin sa pulsuhan ni Cassandra na may benda na ngayon dahil sa pagkakalaslas nito kanina. Napatitig siya sa mukha ni Cassandra at wala pa rin pinagbago. Maganda pa rin at maamo mukha nito. "Kahit isang buwan kitang di makita, ayos lang, basta gumaling ka lang." Sabi ni Tyrone at tinalikan ang noo ni Cassandra. Parang nakahinga na siya na maluwag. Sobrang daming nangyari ng araw na yun. Ngunit nagpapasalamat siya at tapos na iyon. Matapos ang isang oras, ay dumating ang iba pang kasama ng mama ni Cassandra na ngayon ay okay na rin ng pakiramdam. "Ma, sigurado po ba kayong ayos ka na? Dapat nagpapahinga ka pa." Sabi ni Tyrone sa mama ni Cassandra na nakaupo lang sa tabi ng anak niya habang ang kambal naman ay tumabi sa ina nila at natutulog na ngayon dahil na rin sa mga nangyari kanina inapagod ang kambal. "Tyrone, maayos na ako. Gusto kong intayin ang pagising ng anak ko." Sabi nito at muling tumingin sa anak niya. Kaya walang nagawa si Tyrone kundi ang tumungo na lamang at huminga muna ng malalim bago nagsalita muli. "Nagdesisyon na po ako na ipapagamot ko na si Cassandra kay tita." Napatingin silang lahat kay Tyrone dahil sa sinabi nito. "Anong ibig mong sabihin, Tyrone?" Tanong ni Callie dito. "Ang sabi ni tita, kailangan matutukan ni Cassandra sa pagpapagaling para hindi na ulit maulit ang nangyari sa kanya kanina. Ang sinabi niya rin ay tatagal ng isang buwan ang treatment niya. At sa loob ng isang buwan na yon, ay wala daw munang dadalaw sa kanya." Napasinghap naman ang mga ito dahil sa sinabi ni Tyrone. "Isang buwan? Bakit ang tagal?" Sabi ni Ellie sa kanya. "Alam kong matagal ang isang buwan. Kung ako ang papipiliin, ayoko na mahiwalay sa kanya ng halos isang buwan. Pero para sa kaligtasan niya, ay gagawin ko." Sabi ni Tyrone na ikinatahimik naman nila. "Papayag ako." Sa gitna ng katahimikan nila ay siyang pagsasalita ni mama ni Cassandra na ikinatingin nila dito. "Papayag din kami para gumaling na siya." Segunda na sabi ng papa ni Tyrone sa sinabi ng mama ni Cassandra. Nagkatingin na naman sila Eli at Callie at walang nagawa kundi ang tumango sa isa't isa. "Sige, papayag na kami. Pero paano ang kambal?" Sabi ni Kalin na ikinaisip naman nila. "I know they will understand." Napatingin sila kay Tyrone na magsalita ito. Pero nakatingin lang ito sa mga anak niya na natutulog pa rin hanggang ngayon. "Alam kong maiintindihan ng kambal lahat."
Sabi ni Tyrone na ikinatangu naman nila dahil naalala nila na talagang sadyang matalino ang kambal. At dyan na po nagtatapos ang part 40 ng aking kwento. Sa pamamagitan kaya ng terapin yun, ay mapagaling na nito si Cassandra? Kayanin kaya nila na hindi makita si Cassandra sa loob ng isang buwan? Abangan po natin yan sa mga susunod na kabanata. Thank you for watching. Keep safe, everyone. Bye!